Sa lecheng dibo na yan, nabaon sa utang si tatay. Tapos ang nganib na maulan tayo ng bahay. Hanggang umabot sa pagkabundol ni tatay. Ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng ito eh. Oo na, kuya. Ano, sa tingin mo, kuya, may mangyayari ba sa atin pag magsisisihan na lang tayo? Eh, pwede ba, kuya? Tulungan mo na lang ako. Meron na kaming lead na sinusundan. Malapit ko nang mahanap ang anak ko. Malapit na matuntun ng Tito Ramon mo ang anak niya. Kailangan na nating kumilos. Saan ko mahanap yung anak ni Tito Ramon? Ay, kung tanggapin mo kaya yung pabor nila nanay. Tingin mo? Tapos tuluyan mo nang huliin si Tanggol. Bumangon na yung pangalan niyo, napakulong niyo pa si Tanggol. Tama lang, sasamahan ko kayo para ako na mismo magpapaliwanag kay Dimagi ba na wala kayong intensyon sa drogang ito. Baka kasi pag si Tanggol lang nagbigay niyan, hindi maniwala tatay niya. Siguro, Mang Berting, mabuti pa. Dalhin natin ito mismo sa bahay namin. Pag nakita ng anak ko ang kayamanan nilaan ko para sa kanya, aamo din sa akin ang anak ko yan. Makukuha ko din loob niya. Luma-luma na nito. Gumagana pa ba yung baterya nito? Oo, gumagana pa yun. Oo, andito pa nga yung charger niya, no? Mahal naman ang 2K. Okay lang yan. 2K, pwede na yan. 1K. Grabe naman to sa 1K. Pang-hospital yung iniipon ko eh. Sige, benta mo na lang sa iba. Oh, sige, ano? Sige, 1.5 na lang. 1.2. Ano? Ano? Sige na nga. O, sige. Dali. Kuha ko. Kuha ko pambayad. Dali na. Ano? Wala pa ba si Tanggol? Wala pa nga eh. Paano kung hindi tumulong si Rigor? Paano kung ipakulong niya si Tanggol? Oo nga. Tiyak nagugustuhin ni Rigor na makulong si Tanggol. Eh, ano naman ang gagawin natin? Si Rigor lang ngayon ang pwedeng tumulong kay Tanggol. Si Father Ruben nga eh. Makakatulong yun sa atin. Matutulungan siguro tayo ni Father Ruben, pero mapuprotektahan niya ba tayo sa sindikato? Tsaka iniisip ko na lang, parang magandang pagkakataon to para magkasundo na rin si Tanggol at saka si Rigor. Eh, umasa na lang tayo at saka magdasal na lang tayo na maging maayos ang lahat. Ba't mo ko tinitignan ng ganyan? Makakatulong ba talaga yung asawa mo? Kaya nga umasa at magdasal. Ay, nako! Mang Buboy. Oh, bakit mo kang? Magtatanong sana ako sa inyo kung pwede po akong mangutang. Eh, si tatay kasi nasa ospital na. Hit and run po siya eh. Ha? Talaga? Opo eh, kailangan ko lang ng pera pang paggamot. Eh, kaso wala akong mapapautang sa'yo. Pero teka, kung gusto mo, baka meron kanyang pera kahit magkano. Palakihin natin. Pusta mo dito. Sigurado to. Ito naman si Mang Buboy. Kailangan na kailangan ko nga ako ng pera. Hindi po yung maubusan ako. Sige po. Eh, salamat na lang ho. Sige, sige. Ate Heidi? Heidi? Oh, Mokang, anong atin? Ate Heidi, diretsuhin na kita, ah. Baka naman pwede ako mangutang sa'yo ng pera, oh. Naku, Mokang, pasensya na, wala din ako ngayon. Sige na, Ate Heidi, oh, kahit maliit lang na halaga, makakatulong yun sa panggastusin sa ospital. Sige na, oh. Naku, pasensya na talaga, Mokang. Ang daming gastusin ng kambal ko sa school. Kahit konti, wala talaga. Wala talaga, pasensya ka na. Hmm? Oh, sige. Sige, naiintindihan ko sa loob. Oh, sorry, ah.
Nazareno. Maawa po kayo sa amin. Tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po. Ngayon po na nasa critical na kalagayan si tatay. Tulungan niyo po sana kaming makaligtas siya. Huwag niyo po sana siyang pabayaan. Tulungan niyo po sana akong makahanap na yung pababayad namin sa ospital. Kayo na po ang bahala sa amin. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!